Amen. Tayo ay bumabati po sa ating mga mahal na taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life sa buong Pilipinas. So simulan po natin ang ating pagbati sa ating mismong lugar na tinalalagyan dito po sa Dait Camarines Norte, sa lahat po ng mga kapatiran, mga kamanggagawa na nasa iba't ibang church at denomination. Mapagpalang araw po ang pagbati ng inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos. Narito po tayong muli para po sa pagsasagawa ng ating pong live streaming na umaabot po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar, hindi lang po sa ating minamahal na bansa, kundi po sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre po, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kaibigan at kapatiran diyan po sa parte po ng Calabarzon area, sa Metro Manila. Lahat po ng mga taga-subaybay natin dyan, magandang umaga po dyan sa lugar po ng Antipolo, Cavite, Bulacan, sa iba't ibang lugar po na naabot ang programang ito dyan sa parte po ng Calabarzon area. Batiin din po natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid po sa lugar po ng Masbate na kung saan sila po ay nakaranas ng intensity 6 na lindol kahapon at medyo may mga damage po talaga na lalo na po sa may kataingan ay marami po ang nasirang bahay at nawa po ay walang mga buhay na nawala. Gayunpaman ay bumati tayo sa lahat ng ating mga kamanggagawa at mga kaibigan, mga kapatiran dyan po sa Masbate City. Gayun din po sa iba't ibang lugar po ng Kamindanawan. Magandang araw po sa inyo mga taga Jensan, mga taga Sultan Kudarat, mga taga Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, at sa iba't iba pang mga kaibigan at kapatid po natin dyan po sa Kamindanawan. So saan mang lugar kayo dyan, mapagpalang umaga po. At gayon din sa mga taga Bisaya, mula po dyan sa ang pagbati natin sa mga taga Bisaya, siguro po unahin natin dyan sa Tacloban, nandyan po sa Tunga Leyte, sa Ormoc at sa Cebu, sa Negros, sa iba't iba pang lugar po ng Bisaya. Magandang umaga sa inyo mga kapatid at sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa na mayroon po tayong tagapakinig, saan man kayo naroon mga kababayan kong mga OFW, magandang araw po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Medyo po nagkakaroon kanina ng problema sa atin pong internet connection, pero ngayon po ay medyo okay na. To God be the glory po, at sa umagang ito tayo po ay muli magkakaroon po ng pangangaral na ito po ay kailangan natin para po patuloy po tayong magkaroon po ng pagkain sa ating spiritual na buhay sa ikalalakas at ikatatatag ng ating pananampalataya. Kaya nga po kung nandiyan na po kayo at handa na po kayo para makinig at makipag-aralan sa akin, kayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat ng Mateo 5. Isang verse lang po ito na atin pong pagsasaluhan ngayong umaga, pero ito po ay masustansya at magpapaayos, magpapaganda, magpapaunlad sa ating buhay spiritual. Okay? Verse 13 ng aklat po ng Mateo. Okay? Ganito po ang masasaad sa Matthew chapter 5, verse 13. Sabi po rito, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ang amin pong programa na Bread of Life ay nagpapatuloy na kung saan ito ay iyong kasangkapan, instrumento mo ito, Panginoon, para po patuloy na mahatdan ang bawat isa na mga nagugutom sa iyong salita. Gamitin po ninyo ang iyong lingkod para po maayos na maiserve ang pagkain ito na kailangan sa ikalalakas at ikauunlad ng aming buhay pananampalataya. Baspasan niyo ang lahat ng mga tagapakinig upang maunawaan nila at maging pagpapala sa kanila ang pag-aaral sa umagang ito sa bahagi ng kasulatang binasa dito po sa aklat ng Mateo 5:13.
Mangusap po kayo sa bawat isa at nawa Panginoon, bago matapos ang programang ito ay lubos mo kaming napagpala sa pisikal, sa pinansyal, higit sa lahat sa espiritual na aspeto ng buhay namin. Ikaw lang po ang maitaas ang parangalan sa pangalan na iyong anak na si Jesus, kaisa ng banal espiritu na naghahari noon ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa pagiging asin ng sanlibutan. Alam mo ninyo, ang ating Panginoon kapag po siya ay nagbibigay ng mga aral at pangaral, kuminsan po ay hindi ho madaling maarok, hindi ho madaling maintindihan. At sa mga tao na medyo ika nga ay hindi malalim ang pagsusuri sa salita ng Diyos, minsan ay marami silang katanungan na yung mga katanungan na yan ay hindi po nagiging maliwanag sa kanila ang kasagutan kung walang magpapaliwanag. Dahil ang Panginoon po ay mahilig po talagang magsalita siya ng mga patalinghaga. Na yun pong salitang talinghaga po ay ano po yan eh. Paggamit ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa buhay nating ito, pero ang ipinakakahulugan po ay makalangit. Kaya kung kayo ay nagbabasa ng Biblia at hindi niyo alam yung tamang pag-intindi at wala pong magpapaliwanag nito sa inyo, hindi niyo makukuha ang tunay na kahulugan nito. Sapagkat ang Biblia po ay naghahayag na mga literal na pangungusap na kung ano po yung sinasabi, wala nang maraming paliwanag, yun ang kahulugan. Direct to the point na. Pag sinabi halimbawa, huwag kang magnakaw, eh, wala na pong maraming paliwanag. Ang ibig sabihin, huwag kang makialam ng hindi iyo. So, literal po yun. Pero mayroon din pong tinatawag na symbolical. May sinisimbolohan lang, sumasagisag lang. So, halimbawa po yung may halimaw na umahon galing sa dagat, may pitong ulo at sampung sungay, eh pagka po literal ang pagkaintindi natin, doon din natin makukuha ang tunay na kahulugan ito. Sapagkat ito po ay mayroong sinisimbolohan lang na ang halimaw, antikristo at ang sanlibutang ito ay ang dagat. At yung ulo ng halimaw at mga sungay nito ay kumakatawan sa mga pinuno ng mga bansa na magiging kasangkapan ng Antichrist. So, ibig sabihin, maraming mga pangungusap sa Biblia na mahirap makuha ang tunay na kahulugan kung walang magpapaliwanag. Kaya nga, mas mainam sa mga interesado talaga na matuto, ma-educate, lumago ang kaalaman sa salita ng Diyos, eh, tutokho kayo sa mga nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos na pinagkalooban talaga ng Diyos ng karunungan at kakayanan magpaliwanag nito. Yan. At kayo din mismo, mga iniibig kong mga kapatid at tagapakinig, dapat kayo din mismo ay masusi kayong nagbabasa at nagsusuri ng banal na kasulatan. Bakit? Kung kayo po ay aasa lang sa mga nangangaral, mga nagtuturo, ay meron ho kasing mga nagtuturo at nangangaral na pabor lang po doon sa relihiyon, organisasyon, sekta na kanyang kinalalagyan. So, babatikusin niya po yung iba, sisirain niya yung iba para lumabas na siya lang ang magaling at siya lang ang tama. Eh ngayon, yung mga tao kung kulang sa pagsusuri at mababaw pa sa salita ng Diyos at hindi pa matured sa spiritual na kalagayan, eh nalilin lang po sila. Hanggang sa doon na po sila nawiwili, makinig, hanggang ayaw na nilang pakinggan yung iba sapagkat iniisip nila na iyon na po yung tama. Lalo na kung magaling pong magpaliwanag, eh alam po naman ninyo, mismo pong si Satanas po ay nagaan yung anghel ng kaliwanagan eh. Pero kung ang aral, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi naaayon sa aral at itinuturo ng mga apostol, huwag nating tanggapin. Pero kung ang sinasabi at ipinangaral ng isang mangangaral ay naaayon sa banal na kasulatan at tama ang pagkakapaliwanag at pagkakaintindi,
at hindi po binabali ang salita ng Diyos, ay irespeto po natin yan. At sa pakikinig po ng salita ng Diyos, dahil mayroon pong mga nangangaral sa television, mayroon pong nangangaral sa pamagitan ng Facebook, sa YouTube, marunong po tayong bumalanse. Ay paano po tayo babalanse kung kulang po ang ating alam? Diba? So, kailangan malawak yung alam natin para nang sa gayon, masasabi natin, ah oo, tama ang sinasabi nito. Ah, hindi ito contradict sa sinasabi ng Biblia. Kasi minsan may mga sinasabi sa Biblia na hindi na angkop na gamitin para sa ating panahon. Halimbawa po, yung paghahandog ng mga tupa. O, di ba? Yung mga kautusan sa lumang tipan na pag nahuli po ng isang tao ay gumagawa ng pagkakasala, babatuhin hanggang mamatay. Hindi ba hindi na natin ini-apply yun sa panahong ito? So, dapat ay marunong tayong bumalansi. Alam natin suriin kung alin talaga yung katotohanan. Alam natin suriin kung alin po talaga yung tama. Kaya kung hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral ng tinuturo ng Biblia, maaaring madaya ka. Ay alam nyo naman, sa panahong ito, ang propesiya ay maraming lilitaw na mga mandarayang tagapagturo at tagapangaral. At dapat po ay maging mapanuri po tayo. Amen. Purihin po ang Diyos. So, introduction pa lang po yan. So, tayo po ay dumako po sa ating pag-aaral sa ating pinaka-topic ngayon, ang pagiging asin sa sanlibutan. So, bakit po kaya sinabi ng Panginoong Jesus, at kanino sinabi ng Panginoong Jesus itong mga salitang ito? Ito po ay sinabi niya mismo sa mga alagad niya. Kasi hindi niya naman pwedeng sabihin na kayo ay asin ng sanlibutan kung hindi ka disciple, kung hindi ka believers, kung hindi ka totoong Kristiyano. Eh bakit po? Dahil po mayroon po kasing gustong tukuyin ang Panginoon sa pagsasabi niya sa mga alagad niya na kayo ay asin ng sanlibutan. So hindi po lahat ng tao ay asin. So intindihin po natin yan. So ano po ba ang asin? Di ba yung asin ang pinakamagandang katangian po nito? Ito po ay preservative. Kung mayroon pong nabubulok, halimbawa isda, karne, nung hindi pa po uso ang mga refrigerator, wala kang yelo, lalo na sa bundok ka, sa malayong lugar ka, sa walang electricity, walang refrigerator, walang kuryente, para hindi po mabulok, halimbawa isda o karne, asinan mo po yan, mapipreserve po yan. Pwede pong tumagal yan. Diba? Kaya nga yung mga tawag sa Bisaya, bulat, yung mga daing, mga tinutuyong isda, mga dry fish, diba? Napipreserve sila. At matagal na pwede mong istak na mapapakinabangan mo kapag mayroong asin. At kapag walang asin, mabubulok. So, ibig sabihin, ang pangunahing kagamitan ng asin ay preservative. Pangalawa po na maganda pong katangian ng asin o kagamitan ng asin, pangalawa po na kagamitan po nitong asin ay pangpasarap ng lasa, pantimpla. Pantimpla po, di ba, sa mga pagkain natin. At halos karamihan ng mga pagkain, lalo na sa pang-araw-araw na mga inuulam ng tao, ay ginagamitan ng asin. Di ba na lang po dun sa mga matatamis? Diba? Kasi asukal ang ginagamit dun. Pero pangkaraniwan po sa pagluluto sa pang-araw-araw, ginagamit natin panimpla yung asin. Diba? So yun po yung napakagandang kagamitan ng asin. So, sa amin po na mga may karanasan po sa gold mining, ang asin po ginagamit din po namin sa paglilinis po ng ginto. So, gamit din po yan sa paglinis.
Kapag po yung, kasi dati po ako sa gold mining eh, kaya may karanasan po ako sa mga small scale mining. Kapag yung ginto po ay niluto na po namin sa pamagitan po ng tawag po sa amin dito, blower po, yung mga ginagamit po ng mga gumagawa ng ginto. Ginagamit din po namin yan sa pagluluto po ng ginto. So, pagka po medyo natanggal na po yung mercury niya, tapos nabaga na siya, nabuo na po yung gold. Kasi hindi naman po kaagad po yan ay finished product, eh. Lulutuin po yan. So, para po maging malinis at makintab at maganda po yung gold, nilalagyan po namin ng asin yun. Pagkalagay ng asin, bubuhusan po namin ng tubig. Kintab na kintab po talaga yung ginto. Gumaganda ng gusto. So, ginagamit din po yun sa paglinis. At may mga karanasan po kami sa mga liblib na lugar. Kasi ako po ay lumaki rin po kasi ako sa medyo bulubundoking lugar at liblib na liblib. Kapag po kami ay nawala ng toothpaste, yung asin po ginagamit namin. So, yung pinaka-toothbrush, ilalagay mo dun yung asin pagkatapos po magmumumog ka muna ng tubig, saka po yun ang gagamitin mo. At ang linis-linis din po ng ipin, asin po ang ginagamit. O kaya, panglinis din po yung asin eh. So, yun po yung mga ilang magagandang katangian at kagamitan po ng asin. So, ngayon, ang tanong ay ganito. Di bakit sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alat, kayo ay asin ng sanlibutan? Akit, ano po ba ang sanlibutan? Ito pong mundong ating kinalalagyan. Yung mga taong nabubuhay sa sanlibutan o mga taong makasanlibutan. Ay bakit sinabi ng Panginoon, kayo magiging asin sa kanila? So yung sanlibutan po kasi, yan yung mga tao na nabubuhay dito sa sanlibutan. Mga taong makasanlibutan po ang tinutukoy dyan. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo ay asin sa kanila. Oh. Katulad ng binanggit ko sa inyo, ang asin po kasi ay preservative. Napipreserve po yung pagkain. Kahit nga po mga gulay-gulay minsan, eh, pag inasinan mo talaga, eh, yung iba nga, eh, pag binuro, eh, talagang hindi po basta nasisira. So, ang mundo po kasi, ito po ay patungo sa pagkabulok. Kaya nga po, nung ako po ay naaralan ng mga doktrina ng makakaliwa, madalas po nilang sinasabi, at mukhang bibig po yan ng mga aktivist, na bulok ang sistema ng gobyernong ito. Kailangan palitan ang bulok na sistema. Yung demokrasya ay bulokrasya po ang tawag nila. Kaya kailangan mag-alsa, kailangan ng revolusyon, kasi nga bulok ika yung sistema. Sinasabi po nila din na yung mga patakaran at mga hindi magandang sistema sa pamahalaan, tinatawag din pong bulok. Diba? Bulok ika ang gobyerno. Oh. Yung mga tao pong hindi maganda ang takbo ng isip, tinatawag na bulok na ika ang utak dito. Oh. Ibig sabihin, hindi nakapakipakinabang. Hindi nakakabuti. So tinatawag din po na bulok po ang isang sistema kung hindi maganda. Kaya po, sa sistema po ng gobyerno ng bawat pamahalaan, kung yan po ay bulok at patungo sa pagkabulok, eh dapat po i-preserve para hindi tuluyang mabulok. Kaya nga po yung gobyerno natin, pamahalaan natin, kung walang tao na totoong may takot sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, hindi po gaganda ang sistema ng gobyerno. Bakit? Yung tao lang ng Diyos na may takot sa Diyos, ang siyang gagamitin para ma-preserve, sa ayos, mapaganda ang sistema. Oh. Pero hindi naman po
dapat tayong maniwala na yung lahat na nagsasabi na ang sistema nila ay tama, yung sistema nila ang maganda, yung sistema nila ay katulad ng asin, na kapag ito ay siyang pinairal, ay ma-preserve na, hindi na mamasira, hindi na maging bulok ang sistema. Kasi po, minsan, may mga gustong mag-take over sa gobyerno na mas bulok pa. Ah, yun ang malungkot. Once na ang tao walang relasyon sa Diyos at hindi anak ng Diyos, walang takot sa Diyos, walang pag-alam sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin makakapagsaayos yan, makakapag-preserve yan. Kasi po, ang sinabihan lang ng Panginoon na kayo ay asin, na pwede kayong maging preservative, kayo ang pag-asa, kayo ang pwedeng maging daan para maisaayos ang hindi ayos, ay taong may takot at pananampalataya sa Diyos. Sinabi niya lang yun sa mga disciple niya na kayo ay asin. Hallelujah. So gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat, yung isang tagpo sa buhay po ni Abraham, nang ang Diyos po ay makipag-usap sa kanya, sa chapter 18 ng aklat ng Genesis, sabi ng Diyos, gugunawin ko na ang Sodoma at Gomora. Napakasama na ng mga tao. Ah, ito pong si Abraham ay umapila na magitan siya sa mga mamamayan ng Sodoma at ng Gomora. Sabi ni Abraham, Panginoon, paano kung may 50 matuwid yan, idadamay mo ba sila? Hindi. Ay, paano ikaw kung 40 lang? Ay, hindi rin, alang-alang sa 40. Ay, paano ikaw kung 30 lang? Ay, alang-alang sa 30, hindi ko pa rin gugunawin. Ay, paano ikaw kung 20 lang? Ay, hindi pa rin, alang-alang doon sa 20. Ay, paano ikaw kung 10 lang? Ay, hindi pa rin, alang-alang sa 10. Isipin po ninyo, dalawang siyudad ng Sodom at Gomora, kung may 10 matuwid, hindi pa rin gugunawin ng Diyos. Pero dahil po ang nakita lang po doon, si Lot lang. Dapat nga buong pamilya ni Lot hindi napasama yung mga manugang niya. Hindi napasama yung asawa niya. Yung dalawang anak niya lang napasama. Na iniligtas doon. At tinuluyan po na gunawin ang Sodoma at Gomora. Dahil po wala pong nakitang 10 matuwid. Bakit ko po isiningit ang kwentong ito? Ano po ang kaugnayan nito sa pagiging asin? Ang bibigyang diin ko po at puntos po doon, yung salitang paano kung may 50? Paano kung may 40? Paano kung may 30? 20 hanggang 10 na matuwid doon sa dalawang syudad? Hindi daw po gugunawin. O, ibig sabihin, mapipreserve ang Sodom at Gomora alang-alang doon sa 10. 10 yung pinakamababang pakikipagtawaran ni Abraham . So kung may 10 sa dalawang syudad, alang-alang daw sa 10, ipipreserve, hindi gugunawin. Pero dahil wala pong nakitang matuwid, tinuluyan. Kasi po, bulok na po ang syudad na yan. Kontaminado na ng kasamaan ng mga tao. Alam po ba ninyo na ang mundo pong ito, ang syudad, bayang ating kinalalagyan, ay nananatili pa. Pinipreserve pa ni Lord. Pero ang sabi po, sa 2 Peter chapter 3, verse 7, basahin po ninyo kung gusto po ninyo. Ay, memory verse po naman po yan. Na ang mundong ito ay iniingatan, pero ito po ay nakatakdang gunawin sa pamamagitan ng apoy pagdating ng araw ng paghukom. So ibig sabihin, tutupukin din po ito. So bakit hindi pa po isinasagawa ito ng Diyos? Ang sagot ay nasa verse 9 ng 2 Peter chapter 3. Hindi niya isinasakatuparan ang plano na pagsira. Hindi naman siya sumisira sa kanyang mga sinabi na gugudawin niya ang mundong ito, irarapture niya muna yung mga matuwid, kukunin muna ang mga mananampalataya. Hindi naman niya sinisira yung panukalang yun.
binibigyan niya lang ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob ang mga tao. So habang mayroong nagsisisi at nagbabalik loob, napipreserve ang mundo. Habang mayroong mga nangangaral, mayroong mga disciple na patuloy na gumaganap ng kanilang gawain, hindi pa po gugunawin. Kasi nga doon sa Sodoma at Gomorrah, sabi niya, kung mayroong sampu dyan, hindi ko pa rin gugunawin. Ang ibig sabihin, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, ang nagiging dahilan, kaya po iniingatan po ang bawat syudad. Alang-alang ika sa kanila. So, katakot-takot po ang mga distraction na nangyayari ngayon. Lindol dito, lindol doon, bagyo dito, bagyo doon, baha dito, baha diyan. Ano pa pong mga kalamidad? Ayan, mas matindi ngayon, may coronavirus. Kabi-kabila ang mga namamatay, nagkakasakit. Ang hospital, halos puno na. Maraming may sakit, hindi na ma-admit. Bakit po? Puno na yung mga hospital. So, ang dami pong mga masasamang nangyayari na nagpapatunay na ang mundo natin ay kontaminado na ito. Patungo na po ito sa pagkasira. Sapagkat sa huling panahon, ang masama ay patuloy na magpapakasama at ang malungkot po nito, ang sanglibutan, majority na ang masama. So kung mayroon mang mga hindi bulok sa sanglibutang ito, mga Kristiyano lang yan. Mga taong may relasyon sa Diyos. Pero halos lahat, kung majority na po ang masama sa isang lugar, bulok na po yan. Oh. Pumunta po tayo sa pag-evaluate. Diba sa isang lugar, makikita po natin. Halimbawa, ang population po ay 300,000. Mayroon kayang 3,000 na totoong mananampalataya dyan? Na laging hinahanap ang Diyos? May time para sa Diyos? May takot sa Diyos? At may pusong laang maglingkod sa Diyos? Oh, siguro po. Hindi kayo sigurado ano, na mayroong 3,000 dyan. Oh, kasi kahit po mga church member po eh, ang simbahan po, ini-screen pa yan eh. Baka 50-50 pa po yung pasado dyan eh. O anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin, majority na po talagang masasama na ang tao. Na ang kahulugan po nito, kontaminado na ang utak nila ng sistema ng mundo. At kung kontaminado na sila ng mundo, katulad na sila ng isang bagay na bulok na sa harapan ng Diyos. Yung mga taong kontaminado na ng computer, wala nang time sa salita ng Diyos, pero may time lagi sa computer, hindi naman po lahat ng bagay sa computer ay masama. Ang ibig ko lang sabihin, eh, ang nakakapagpasama po ngayon sa computer, yung mga games ngayon na yung mga bata, doon na sila tuon ang kaisipan nila, ang focus nila. Oh, ang hirap ng dalhin sa simbahan, ang hirap ng mag-meditate ng word ni Lord, kasi po, na-focus na sila sa games. Oh. Hindi lang po yung marami po diyang mga bulok na kung hindi tayo marunong sumala, ay makakaapekto sa buhay natin. So marami pong bulok na sistema, kalakaran na nangyayari at umiiral sa mundo. Kahit po sa gobyerno. So, hindi na lang tayo magsalita ng mga nakikita natin hindi magandang umiiral. Sapagkat masama po namang lumaban sa gobyerno. Kaya lang po, yung sistema po ay talaga pong lumalaganap. Kaya, ang mga mananampalataya, ikaw na Kristiyano, ikaw na kapwa kong mananampalataya, dapat patuloy tayong nakapokus kay Lord, nakababad sa salita ng Diyos, laging nananalangin sa Diyos, at laging maayos ang ating koneksyon. Kung baga sa kuryente, hindi putol yung linya natin para yung power patuloy na dumadalo sa atin mula kay Lord. So kung hindi po, aba makontaminado tayo dito sa mundo. Kasi po, pabulok na po ito. Kaya nga tayo aagawin, irarapture eh. Kasi pabulok na ang mundo eh. Ngayon, kung hindi tayo alisin dito,
Sabi nga, kung hindi paikliin ang manguling araw, kukunti lang ang maliligtas. Kaya nga, papaikliin na ang huling panahon. Kaya ngayon, mapansin natin ang bilis lumipas ng araw. Nalipas pa lang ang Linggo, kamukat ng kati mo, mga sumunod na araw, Linggo na naman. Oh. So, kayo at ako na mga mananampalataya ay kasangkapan ng Diyos para po manatili pa ang mundong ito at hindi pa hukuman ng Diyos. Kaya nagiging preservative ka. Pag ipinapanalangin mo ang mga relatives mo, sinisiran mo ang ng word ni Lord ang mga tao, sila po ay napipreserve. Kaya habang ginagawa natin yung ating ministeryo sa Panginoon at inaabot natin yung mga taong patungo na sa pagkabulok, bulok na ang kanilang mga kinamulatan, ang kanilang mga kaisipan, nasasagip natin sila. At hindi sila mapupunta doon sa tuluyang pagkabulok, kundi napipreserve sila. Ang ibig sabihin ng pagkapreserve, hindi na sila tuluyang mabulok, kundi sila po ay magkakaroon po ng bagong buhay at pag-asa. At yan yung tungkulin natin bilang mananampalataya, na iligtas yung mga tao na patungo na sa pagkabulok. Yung mga taong kontaminado na ang isip, mga tao na patungo na sa pagkasira at pagkawala, pwede pa natin silang iligtas. Kaya nga may sulat po sa aklat po ng Jude na sinasabi po doon na sagipin natin, 123 kundi ako nagkakamali ng aklat ng Judas, pati kahit nasa apoy na, ibig sabihin kahit nasa pagkabulok na, dahil tayo yung asin, i-preserve pa rin natin sila. So, yung mga napipreserve na mga bulok na ay parang binaguong yan. Diba yung isda, kahit mga bulok na yan, basta inasin na, naasin po yan. Oh, hindi na mabubulok, nagiging pakinabang, kapakipakinabang na. Oh, naging bagoong na. So, minsan po, marami po yung bagoong na patungo sa pagkabulok, hindi nasira dahil mayroong asin. To God be the glory. So, magpatuloy po tayo, ano? So, pangalawa pong kagamitan ng asin ay panimpla, pampalasa. Ayan. So, maraming pagkain na ginagamitan ng asin para maging masarap sa panlasa. Pero alam po ninyo, kapag hindi po marunong tumimpla at gumamit ng asin, sa halip na makabuti, nakakasira din. Subukan mo, sobra-sobra ang asin. Makain mo ba yung ulam, yung pagkain, pag sobra-sobra ang asin? Di ba sa halip na masarap ang lasa, mapait na? Oh, di mo na malunok. Eh, sobra-sobra eh. Eh, ibig pong sabihin, sa buhay ng tao, pag sinabi ikaw ay asin Kristiyano ka, dapat lagi kang nasa tamang timpla. Ayan. Kumbaga po sa gumagawa ng bahay, mayroong pong pahulog po yun eh, para diretso at hindi tabingi. May nibil po minsan, mayroong pong ginagamit na para yung puste diretso, ang tawag po sa amin nun ay pahulog. Yung minsan po pabilog ganun na para hong balisukso yung ayos, tinatalian po yung para idiritso po yung isang poste pagka po itinatayo. Minsan po, marami pong mga Kristiyano wala sa hulog, tabingi. Kumbaga po sa ano, eh, hindi maganda yung timpla eh. Kaya po, diba pagka yung minsan galit na galit tayo, talagang halos kahit nga Kristiyano na nagmumura pa eh. Minsan hindi na mapigil yung galit. Eh, kung umuusok lang, eh, uusok na eh. Hindi lang sa ilong, hindi lang sa mata, sa tainga, sa bibig. Talagang usok na siya. Halos sasabog na sa galit. Anong tawag doon? Nawawala sa tamang timpla. Ayan. Kumbaga sa isang pagkain na dapat ay masarap sa panlasa, ay magiging mapait na, sobrang alat na wala na sa timpla. Kaya yung iba siya sabi niya, oh, bakit ka nagmura? Bakit ka nagkapagsalita ng di maganda? O bakit nagawa mo ito? Wala ika ako sa timpla eh. Hindi naging maganda ika ang panlasa ko eh. Kaya ika napatulan ko. Ayan, nawala sa timpla.
Ikaw bilang Kristiyano, bilang ikaw mananampalataya, dapat marunong kang tumimpla sa sarili mo sapagkat asin ka. Ilagay mo sa ayos lagi yung sarili mo. Kaya bago ka pa lamang lumabas, Lord, ayusin mo yung timpla ko. Nawa, huwag akong sobrang alat, huwag naman akong sobrang tabang. Oh, nasa timpla. Nasa maayos na timpla. Kasi pag hindi ka nasa tamang timpla, sa halip na pagpapala ka, magiging pinsala ka. Sa halip na makabuti ka, makakasama ka. Diba? Sa halip na makatulong, kuminsan nakakasira. Ay, wala sa timpla eh. Kaya dapat parang asin. Ang kagamitan natin, nakakapagpasarap. Yan. Ang tanong ngayon, nakakapagpasarap pa ang buhay mo sa iba? O nakakainis ka sa iba? Yung iba ay, sila po ay, sabi niya, wala na akong kamur-amur sa tao niya. Ganun na po. Maliban na lang po kung talagang yung tao po ay, kasi dalawa lang po ang klase ng tao. Isang umunawa at isang unawain. So, mapalad ka kung ikaw yung umuunawa sapagkat nasa maayos na timpla ka. Maliban na lang kung yung tao talaga ay dumanas ng hindi magandang sitwasyon ng mga negative circumstances sa buhay niya, hindi ho natin mapaghahanapan yun na maging masarap sa ating paningin ang kalagayan niya. Tulad po halimbawa, nagkautang, hindi nakabayad sa utang. Ngayon, yung iba galit na galit, napakawalang yangam, talagang gigil na gigil ako dyan, hindi yan nagbabayad ng utang. Abay, alamin mo, bakit? Eh kung yan po ay nalagay sa emergency kalagayan, buhay na yung katumbas, ay uunahin pa ba yung pagbayad ng utang kaysa doon sa pagsagip ng buhay? O, di ba hindi? Alibo, may utang ka, di ka nakakabayad. Eh, hindi maganda ang aking pakiramdam dyan. Kasi may utang yan, di nagbayad. Kasusuklaman ba natin? Aba, i-check mo rin. Bakit? Evaluate natin. Kung may mga sapat na dahilan, dapat timplahin din po natin. Alam po ninyo yung salitang pagtimpla, nangangahulugan po yun na binabalansi natin yung sitwasyon ng tao. Bilang mananampalataya, maging balansyado tayo. Huwag tayong judgmental. Lawakan natin yung pag-intindi natin. As in tayo eh. Hindi dapat tayo nakakasama, dapat nakakabuti tayo. So, ang asin, sa mga taong patungo na sa pagkasira, nagagamit yon para yung tao hindi maging sira. Napipreserve. Kaya, dapat, kung tayo ay asin, nakakabuti tayo, hindi tayo nakakasama. Nakakatulong tayo, hindi nakakapirbisyo. Nagiging pagpapala tayo, hindi nakakapinsala. Tama ba? Kasi asin ka eh. Ayan. Sabi ni Jesus, asin kayo. Pag ikaw ay disciple, ikaw ay believers, asin tayo. Pagpapala, hindi pinsala. Diba? Nakakatuwang, hindi pabigat. Ayan. Hindi pasanin, kundi katulong sa pagpasan. Hindi pinsala, kundi nagiging pagpapala. Hindi nagdudulot ng ikapanghihina, kundi nagbibigay ng ikalalakas. Asin eh. Yun po yung magandang katangian natin. At yung pangatlo po, maging kasangkapan tayo ng Diyos na panglinis. Sabi ko nga, ang asin panglinis eh. Ay, sabi ko nga, sa mga lugar na hindi gumagamit ng toothpaste, asin po, ginagamit po yan. Alternatibo po yan sa toothpaste. Para po laging malinis yung bibig natin. Oh, alam niya ng mga taga-bundok. Oh, ano pa po? Sabi ko nga, sa ginto, para kumintab, mawala yung mga kalakalawang, nilalagyan ng asin yan pag
pag niluto po yan at binaga po yan, pinaasinan para luminis. Ganon din po, dapat tayo po nakakatulong sa kapwa natin para kung hindi maganda ang pagkatao niya, mapaganda. Ayan. Kung siya po ay marumi, kontaminado ng kasalan, maging kasangkapan tayo para sila ay makapanumbalik sa Diyos at luminis sila sa kanilang pagiging isang makasalanan. Ayan. Kaya asin eh. Oh. Ama po ba? So, yung mga taong mabaho na, na parang bunga nga, na bumabaho na, hindi na maganda ang hininga, eh, ikaw yung maging asin. Para sila ay bumango at tinituloy ang bumaho. Yan. Para mula sa pagiging pangit, gumanda sila parang ginto. Nakikintab kapag ito ay ginamita ng asin. Sa pamamagitan mo, yung mga marumi, gaganda. Yung hindi masyadong maganda, mapapaganda. Yung hindi makintab, lalong kikintab at kikinis. Yan. Magpagamit tayo sa Diyos bilang asin. At huwag tayo maging lason. Amen. At dapat, yung asin, manatili ang alat, huwag tumabang. Dahil ang sabi diyan, pag tumabang ang asin, wala nang silbi. Kaya po, yung mga naging Kristiyano, mga mananampalataya na nag-backslide, hindi nakapanumbalik. Pag tumabang, ang hirap na po yung makapanumbalik. Pag nawala na po ng panlasa ang kanyang buhay espiritual, naputol na ang relasyon niya sa Diyos, para siyang asin na tumabang, na ang sabi diyan ay tatapak-tapakan lang. Kaya dapat ang asin manatili ang alat nito o manatili ang tamang pagkakagamit nito. Tatlo yung binigyan kong puntos na dapat nating makita. Pag-preserve, panimpla, at panglinis. Dapat tayo yan. Amen. Pagpalaya po tayo ng Diyos. Magandang umaga po muli at tayo po ay magalak sa salita ng Panginoon na ating pinagsaluhan. At ngayon po, tayo po ay dumako po sa ating pong pananalangin, pansamantala po tayong magtatapos. Glory to Christ Jesus. Ano man yung mga prayer request natin, bukas na po ang hapag at trono ng Diyos para po sa ating panalangin. Sabihin po ninyo at ako po ay makikisa. At pagkatapos niyan, pagkatapos mong banggitin ang iyong mga pangangailangan at prayer request, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Glorify your holy name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming narinig, na aming pong napagsaluhan, na nagbigay ng kalinawan sa aming isip at naging pagpapala sa buhay namin. Ngayon narito po ang aming mga karaingan at prayer request, ang mga panalangin ng bawat mga tagapakinig ko. Narinig mo ito, Panginoon. Katagpuin mo sila ayon sa kanilang pangangailangan. Matugunan, sapagkat naniniwala kami, ikaw ang kasagutan sa lahat ng kakulangan at pangangailangan namin. Ang iba po'y nangangailangan ng kagalingan sa mga sakit, anuman yung sakit na yan, mula ulo hanggang talampakan, hipuin po ninyo na maranasan nila ang himala ng kagalingan, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bituka, sakit sa atay, sakit sa baga, sakit sa balat, sakit sa buto, sakit sa dugo, sakit sa paa, sakit sa mata, sa tainga, sa lahat ng parte ng katawan na mayroong diferensya, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, hipuin po ninyo at matanggap ng bawat isa ang himala ng kagalingan. Receive your healing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At sa bawat pangangailangan, ito man Panginoon ay pinansyal, kayo pa rin ang Diyos na aming pinananaligan na tutugon po nito. Sabi po ninyong katagpuin at tugunin ang mga pangangailangan. Maging ito man ay sa material na aspeto ng buhay, ito man ay pangangailangan sa kanilang personal na buhay. Umaasa kami na iyo pong kinatagpo at tinugon ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Inaangkin ko po Panginoon ang iyong himala, inaangkin ko Panginoon ang iyong masaganang pagpapala sa pisikal, sa pinansyal, at sa aming espiritual na pangailangan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nagpalakas at nagbigay ng encouragement sa amin. Purihin ka, aming Diyos, sa iyo pinakamataas na karangalan ang kadakilaan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Salamat, mahal na tagapakinig sa programang ito. At muli po, pansamantala po tayong magpapaalam.
Bukas pong muli, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, kamanggagawa sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng church denomination congregation, sumatin ang pagpapala ng Panginoon. At sa lahat ng mga taga-subaybay na natin na nasa iba't ibang bansa, pagpalain kayo ng Panginoon at samahan kayong lagi ng Diyos. Maging matagumpay nawa kayo sa lahat ng inyong gagawin. Samahan kayo at patuloy na maging magandang panlasa kayo. Patuloy kayong maging asin ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon. God bless you all.